kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ano ang kayang magawa ng isang taong nadihado at naapakan ang pagkatao? March 2, 2020, alas 11:14 ng umaga, armado ng isang kalibre 45, tinungo ng isang lalaking nagngangalang Paray 40 anyos ang Vera Mall sa Green Hills, San Juan. Pagpasok niya sa entrance, ay kaagad siyang sinita ng isang opisyal mga gwardiya, kung kaya't kaagad niya itong binaril ng 2 beses. Kaagad na tinungo ni Paray ang finance office at ginawang bihag ang mga andon. Nang malaman ng pamunuan ng Green Hills ang nangyari, ay kaagad itong kinunta ang San Juan City Police. Sa loob lamang ng 3 minuto ay nasa harapan na ng nasabing mall si City Police Chief Colonel Jimmy Santos kasama ang ilan pang mga opisyal at kapulisan. Na pag-alaman na ang hostage si Paray ay dati palang gwardiya ng Vera Mall, pero ito ay nag-awol. Kaagad na nagbigay ng kanyang demand si Paray, pinalabas ang lahat ng mga gwardiya ng mall at humingi ng media coverage. Alas 12:30 ng tanghali, nakasetup na ng kanilang command post ang mga kapulisan sa loob ng Green Hills Chapel at kanila nang nilockdown ang buong mall. Alas 2:30 ng hapon, dumating na sa pinangyayarihan si San Juan City Mayor Francis Zamora at NCRPO Chief Dibold Sinas. Kahit na naka-lockdown na ang lugar, pero hindi pa rin nakontrola ang presensya ng ilang mga tao na nakikiusyoso sa nangyayari. Hawak ang kanikanilang mga smartphones, ay kanya-kanya nang kuha ng video ang mga ito. Alas 4 ng hapon, tinupad ng mga pulis ang isa sa mga demands ni Paray, ang press conference. Pinakita kay Paray ang mga nakahilerang mga taga-media at ang representante ng dati niyang security agency na pinagtatrabahuhan. Bago humantong sa negosasyong pagpapakawala ng kanyang mga bihag, ay isinama ni Paray sa kanyang demands ang pagretiro ng ilang mga dati niyang opisyal sa security agency. Talagang hindi maitatagong galit na galit si Paray sa mga ito, dahil maliban sa demand niyang pagpapabitiw nito sa kanilang mga trabaho, ay gusto pa niyang ipakain sa 2 niyang dating opisyal ang pera na nagkakahalaga ng 2,500 pesos bawat isa, at gusto niyang masaksihan ito ng bawat manonood ng telebisyon. Pero nakiusap ang mga pulis sa kanya na huwag nang ituloy ang nakakahiyang aksyon na gusto niyang ipagawa sa dati niyang mga opisyal. Kalaunan ay pumayag naman si Paray. Bahagyang lumambot ang umiinit na damdamin ni Paray nang magbitiw sa kanilang mga pwesto ang 6 na mga opisyal ng SASCOR, kasama na ang 2 na gusto niya sanang pakainin ng pera. Alas 8:16 ng gabi, sa wakas, ay pumayag na si Paray na pakawalan ang mga binihag niyang mga empleyado. Matapos makalabas ang lahat, ay binigyan si Paray ng pagkakataon na mailabas ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagsabi ng kanyang mga hinaing tungkol sa dati niyang security agency. Ayon kay Paray, wala daw pakialam ang kanilang ahensya sa mga hinaing nila. Ang sinasabing rotation umano sa mga assignments ng mga sikyo ay hindi raw totoong nangyayari. Minsan daw ay sinitan niya ang isang tenant ng mall na walang dalang ID, imbis na kampihan siya ng kanyang opisyal dahil sa ipinapatupad niya lang ang kanyang tungkulin bilang sikyo, ay laking gulat niya na siya pa raw ang pinagsabihan nito nang siya'y isinumbong ng nagrereklamong tenant. Maliit din daw ang paningin sa kanila ng ibang tenant at palaging sinasabihang, "Sino ba kayo? Mga sekyo lamang kayo dito." Ang rason daw ng kanyang pag-awol sa trabaho ay dahil sa gusto siyang ilipat ng kanyang opisyal sa ibang assignment na hindi niya nagustuhan. Bago matapos ang 20 minutong pagsasalita ni Paray sa harap ng media, ay kaagad itong inaresto ng mga pulis. Nagulat si Paray nang bigla na lamang may gumapos sa likuran niya. Wala nang nagawa si Paray nang pinagtulungan itong pinadapa ng mga pulis. Ayon kay Nooy NCRPO Police Chief Dibold Sinas, hinintay lang nila ang tamang pagkakataon bago sunggaban si Paray.
Dagdag pa ni Sinas na kampante raw siyang matatamaan ng kanyang mga sniper sa ulo si Paray kung ginamit nila ang mga ito. Pero tama lang daw ang naging desisyon nila na sunggaban at i-pin down si Paray kung kaya't hindi na nito nagawa pang mabunot ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Isang tao lang ang nasaktan sa nangyaring pamimihag ni Paray. Ito ay ang kanyang opisyal na binaril ng makalawang beses dahil sa siya daw ay dinambahan ng pagpasok niya sa intrans. Kaagad naman itong naisugod sa ospital at mabilis namang naging estable ang kondisyon. Wala namang naiulat na nasaktan sa 55 mga bihag na pinakawalan ni Paray. Patong-patong ang mga kasong inihain kay Paray matapos ang insidente. Ito ay ang mga kasong frustrated murder, illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives, at serious illegal detention. Dahil sa insidenteng yun, ay inimbestigahan ng DOLE ang mga akusasyon ni Paray laban sa dati niyang employer. Nagbigay din ng pahayag si Senador Joel Villanueva na dapat raw ay busisiin ng mabuti ang background at mental health ng lahat ng mga aplikanteng gustong mag-apply bilang sekyo. Inimbestigahan din ng pamunuan ng PNP dahil sa naganap na pangyayari. Para maparating ang kanyang hinaing, ay sinakripisyo si Paray ang kanyang kalayaan dahil sa kanyang ginawa, maliman ang ginawang pamamaraan ng sekyo, pero para sa kanya ay iyon na lamang ang natatanging paraan para mabigyan siya ng hustisya. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.